Module 6, Discovering Ecolandia. So, hindi na muna tayo magsasagot or mag-check ng module or ng pretest ngayon kasi dalawa yung module na i-discuss natin. So, para hindi tayo gaanong mahaba, ano na lang, pagkapasa nyo na lang sa akin ng answer sheet, doon ko na lang i-check yung pretest and looking back. Pero, di-discuss ko saglit kung anong gagawin nyo dito sa looking back. O baka may nalilito dito. Pero madali lang to ha. Madali lang siyang sagutan. So as you can see, meron diyang mga letters. Sa baba ng bawat letters, may numbers. Sa choices, sa column B, merong mga given numbers na ibibigay nyo yung corresponding letters nila para mabuo yung choices sa kada letter. Halimbawa, anong letter yung nasa number 20? S. So, S. Pag tinignan nyo doon sa listahan natin, yung 20 is S. And anong letter yung nasa number 11? P po. P. So, ganun lang siya. So, halimbawa, itong letter A na to, pag nilagay mo lahat ng equivalent letter nila, ang magiging sagot yan ay spore formation. Pero hindi lang ito yung magiging sagot nyo, ha? Ang gagawin nyo dito is, imamatch nyo naman siya kung saang number siya dinidescribe. So, halimbawa, yung letter A ay spore formation. Saan siya dito? Sa 1 to 5, saang number nyo siya ilalagay? 2 po. Number 2. So, sa number 2, ang ilalagay nyo yung letter ay A. So, hindi nyo na kailangang ilagay yung red. Kailangan nyo lang ilagay yung letter. So, pero bago nyo siya masagutan, dapat ibibigay nyo muna yung grades na pinapakita o sinisignify ng mga numbers na ito. So, hanapin nyo muna yung grades. Huwin nyo muna yung grades, saka nyo siya i-match kung saang number siya. So, ganun. So, number one lang, papakita ko. Madali na lang yan. Kayang-kaya nyo yan. And then, balikan nyo na lang yung module nung nakaraan para in case na nakalimutan nyo na siya. Tapos, ang module 6 kasi about, nakalagay doon, discovering Ecolandia. Kapag sinabi natin Ecolandia, ito ay may kinalaman sa word na ecosystem. So, sa module number 3, diniscuss na ang ecosystem. Ito ay isa sa mga levels ng biological organization. So, pag sinabi natin ecosystem, ito ay interaction of all living organisms in their abiotic environment. So, example nito is, lumalabas kasi. Ito na to, nagpapakita ng isang place or ng isang environment na merong living thing. Ayan yung mga plants. Siguro may mga animals din dyan na hindi na natin nakikita. Pero sa lugar na to, malamang may mga animals din dyan, may mga ibon. Ayan. So, merong living organisms at merong abiotic environment. Ibig sabihin ng abiotic is non-living things. So, merong dalawang component ang ecosystem. So, ito yung example ng ecosystem. May mga living organisms. Ito sila. And then, may abiotic environment which is non-living. So, nandyan yung water, nandyan yung sand. Ito, malamang ano to, design, pwedeng plastic or rock na dinesign ng parang castle. So, merong community or merong organism at meron ding non-living things. So, merong dalawang klase ng ecosystems na diniscuss sa module 3. Merong artificial or man-made or para mag-grow yung ecosystem na to, kailangan ng pangangalaga ng human. Halimbawa, yung garden, yung mga halaman doon, possible na mamatay yun in case na walang human na mag-aalaga. So, pero meron namang natural. Ito yung mga ecosystem na kahit walang human, kaya nilang mag-survive. Like forest, ocean, lake, and desert. Ayan, merong artificial ecosystem, example, garden, aquarium. Ayan. Siyempre, pag walang tao, yung fishes na nasa aquarium, possible na mamatay sila. So, kaya siya artificial.
And then yung crop fields at nagtatanim yung tao, hinaharvest niya, dinidiligan niya, kailangan ng pangalaga ng tao, and zoo. Ayan, artificial and natural. Sa Module 6, ang focus doon is ano yung pagkakaiba ng biotic sa abiotic factor ng ecosystem. Pag sinabi nating bio, ang ibig sabihin noon is life. So pag sinabing biotic, ito yung mga bagay na may buhay or living things. So madali nyo lang siyang matatandaan kapag palagi nyong tinatandaan yung mga root word nila. So halimbawa, biology, study ng living things. Kapag biotic, bio, ito yung mga factors na living things. Kapag abiotic naman, yung prefix na a, ibig sabihin nun is not or none. Halimbawa, abnormal, hindi siya normal. So yung word na a o yung prefix na ab is not or none. So pag sinabi natin abiotic, non-living things in an ecosystem. Sample ng biotic components, ito, lahat ng mga may buhay, plants, animals, microbes, so pwedeng mga microorganisms na sobrang liliit, pero they are considered living things, kaya sila biotic. And decomposers. So decomposers, ito yung kapag may namatay na organism, sila yung taga-ubos. Yan, mga earthworm, mga fungi. Those are biotic. Tatandaan nyo yun. Biotic, living things. Abiotic are non-living things. So, ito yung mga bagay na kailangan ng biotic components para mag-survive. So, pag wala yung air, wala yung soil, wala yung water, walang light, minerals, and temperature, wala yung biotic components. Kaya, ang ibig sabihin ng ecosystem is the interaction between living and non-living things. Kasi nakadepende yung biotic components sa abiotic components. So, sa inyong module, module 6 to ha, sa mga kakapasok lang, dinidiscuss natin ng pahapyaw yung module 6 para masagutan nyo or para ma-recall natin kung ano yung pagkakaiba ng biotic sa abiotic. So, sa activity number 1 ng module 6, sabi, pick all 6 abiotic components na nakikita nyo dito. So, ililista nyo lang siya. So, ulit, pag sinabing abiotic, mga bagay na walang buhay. So, merong 6 dyan. Hindi na natin ito sasagutan kasi ang didiscuss talaga natin is 6B para hindi tayo mag-overtime. Pero example, kanina, nagbigay na tayo doon ng example. Pag sinabi natin abiotic, walang buhay like air, soil, water, temperature, mineral, and light. So, mga walang buhay yon. And then, to answer the critical thinking questions. What are the abiotic components of the ecosystem from the set of pictures? So yung sagot mo dito, ano yung 6 na abiotic components? And then number 2, paano mo nasabi or bakit mo sila pinili na example ng abiotic components? Number 3, sa yung sariling salita or in your own words, paano mo i-describe ang abiotic component ng ecosystem? And then, number 4, magbibigay ka ng ibang example ng abiotic components sa ecosystem. Other than from the set of pictures. So, mga examples na wala dito na alam mong abiotic components. And yung activity number 2 naman, babasahin nyo itong dialogue dito. So, read carefully and understand the story. And then, answer the critical thinking questions. So, pag binasa nyo to, kasi medyo maliit, kaya hindi na natin babasahin dyan. Pero pag binasa nyo to, merong 3 klase ng abiotic factor na dinidiscuss dyan. Una, climatic. Pag sinabi natin climatic from the word climate. Ito yung mga bagay na walang buhay na may kinalaman sa climate. So ano-ano yun? Sa mga nabanggit kanina, nandun yung sunlight. Yung temperature, gaano kainit o kalamig sa isang lugar, and types ng precipitation. Pag sinabi natin precipitation, ito yung process kung paanong yung water na nasa atmosphere ay bumabalik sa lupa. So, merong iba-ibang type ng precipitation sa Philippines or sa bansa natin. Ang meron lang tayo is rain. Pero sometimes, kung na-experience nyo na ba yun or na-observe nyo na yun,
na sometimes bigla na lang uulan tapos may parang tipak-tipak na yellow. Ang tawag doon ay hail. O types of precipitation na may kinalaman sa climate. Climatic factors 'yon ng abiotic factors. Yung number 2 is edaphic. Pag sinabing edaphic, ito yung mga bagay na may kinalaman sa soil. Halimbawa, yung type ng soil, loam ba yan, clay ba yan, medyo buhag-hag ba yung lupa, or medyo parang clay na siya na medyo matigas-tigas na, or ito yung lupa na siya. So, characteristics ng soil, halimbawa, kung ang ecosystem mo ay garden, so, maaapektuhan ng klase ng soil, yung ecosystem mo o yung mga bagay na may buhay mo na nandun sa ecosystem. Depende sa klase ng soil na meron doon. So, merong type ng soil, meron ding rocks na nakahalo doon sa soil, and yung minerals na nasa rocks na nakakaapekto sa mga living organisms, and yung sand na minsan or madalas nakahalo sa soil. So, again, hindi ko na-correct yung spelling. Categories ng abiotic factors, una ay climatic, pangalawa, edaphic. Climatic, may kinalaman sa climate, edaphic, may kinalaman sa soil. At pangatlo, physiographic. Ang ibig sabihin naman nito is yung physical structure of an ecosystem. May kinalaman yung aspect or position or location ng ecosystem in relation to the sun. So, kung exposed ba siya sa sun or hindi siya ganong nasisikatan ng araw, so kasama yon sa factors ng abiotic components. Pangalawa is yung slope. Pag sinabi nating slope, ito yung sa Tagalog ay matarik o pababa. So, kung ang ecosystem ba ay nasa mabundok na lugar, pababa, kasi nakakaapekto siya sa flow ng water, especially kapag may ulan. So, naaapektuhan din yung mga living organisms na nandoon sa ecosystem na yon. And then, pangatlo, altitude. Height ng ecosystem mula sa sea level. Ayan. Kasi kung malapit ka sa sea level, nakakaapekto din yung water from the ocean. Yung minerals na nandoon, nakakaapekto din yun sa soil or sa buong ecosystem. So, yun yung tatlo. Again, climatic, edaphic, and physiographic. Ayan. Na mababasa nyo din naman yan doon sa dialogue sa activity number 2. And then, after yung basahin or malaman yung mga categories na yon, sasagutan nyo na yung critical thinking question. So, number 1, ano-ano yung 3 main basic categories ng abiotic components ng ecosystem? Pangalawa, examples ng edaphic factor. Pangatlo, ito sa palagay mo, bakit yung water, which is a climatic factor, affects the life of the biotic component of the ecosystem? So, sa tingin mo, bakit may epekto yung water doon sa mga biotic component or sa mga may buhay na nasa ecosystem? And number 4, give examples ng physiographic factor of the abiotic components of the ecosystem. So, yan. So, kung na-take note nyo yung kanina sa slides natin, so, meron na kayong idea doon, ano-ano pa yung ibang examples ng tatlong categories. So, dito naman, sa next, I think, activity number 3 yata to. So, ito yung isa sa mga gustong-gusto nating laro nung tayo ay mga kinder or elementary. So, gusto nating maglaro ng mga maze. Ayan, so, hanapin nyo lang yung way na dapat niyang daanan papunta sa finish. Pero i-take note nyo yung mga components na madadaanan nyo habang nagta-travel kayo dyan sa maze. Kasi may mga questions sa baba. Like, halimbawa, number 1, what are the biotic components of the ecosystem which you collected along the way out of the maze? O mula sa dinaanan mong mga ways or routes dyan, ano-ano yung mga biotic or mga bagay na may buhay na na-collect mo along the way? Number 2, how would you differentiate biotic from abiotic components? Anong pagkakaiba ng biotic sa abiotic components? And then number 3, in your own words, how would you describe the biotic component of the ecosystem? Ano yung masasabi mo sa biotic component ng ecosystem? And number 4, give other examples. Marang siya.
So, three more examples of biotic components ng ecosystem. So, marami kayong pwedeng ibigay dyan sa number four. Ang hinihingi lang ay three other examples. And then, activity number four, ito ay dahil meron kayong gagawin dito, so magdodrawing kayo or nagawa kayo ng poster. Ito ay gagawin nating performance number three. Ito yung example ng gagawin ninyo. So, magdodrawing kayo ng ecosystem na makikita around your house or outside. So, meron yan sa loob ng bahay nyo, meron din sa labas ng bahay nyo. Idodrawing nyo lang yung klase ng ecosystem na nakita nyo. Saan nyo ilalagay? Ilalagay sa band paper, gagamit kayo ng any artwork materials na meron kayo sa bahay. And then, itong activity number 5, ito yung picture. Ililista nyo lang kung ano yung mga biotic factors na nakikita nyo. So ulit, biotic ay living things. O alin ang mga living things na nasa picture na to, lalagay nyo siya dito. And then, ang abiotic is non-living things. So ano-ano yung mga non-living things na nakikita nyo dito, ilalagay nyo sa abiotic components. Yan. And then, check your understanding. So i-identify nyo kung biotic or abiotic. Pag biotic, ilalagay nyo is letter B. So biotic, living things. Abiotic, non-living things. Kapag abiotic, letter A. Kapag A yung sagot nyo, ilalagay nyo kung climatic ba siya, edaphic ba siya, or physiographic factor ba siya. So, halimbawa, number one. Ano sa tingin nyo yung sagot sa number one? Ang number one ay worm. Anong isasagot nyo dyan? B, biotic, or A, abiotic? B, biotic. B, biotic. So, lalagay nyo lang letter B. Ayan. So, B, biotic. How about number 3? A po. Letter A. Kasi wala naman siyang buhay. Pero kapag ang sagot nyo ay A, ilalagay nyo kung climatic, may kinalaman sa climate, edaphic, may kinalaman sa soil, or physiographic, may kinalaman sa location. Alin sa tatlo yung sunlight? Climatic factor. Climatic. Ayan. Tama yun. Climatic ang ilalagay nyo sa number 3. So, ito yung example. Ulit, kapag living things, bilang ang ilalagay. Kapag non-living things or abiotic, lalagay nyo yung A. Pero ilalagay nyo din kung ano siya. Climatic, edaphic, or physiographic factor. So, yun yung 6. Medyo madali lang siya kasi konti lang yung discussion niya. Biotic and abiotic lang. Pag naintindihan nyo na yung dalawa, madali nyo na siyang masasagutan. So, may tanong ba kayo doon? Tago tayo mag-module 6B. Wala na po, ma'am. Wala na. Malinaw na yon ha? So, module 6, ito naman ay organisms sa ecosystem. Kung kanina, relationship or connection ng living things sa non-living things, ngayon naman, connection ng organism sa iba pang organism. Kaya ang nakalagay dyan is organisms in the ecosystem in a relationship. O relationship sa iba't ibang organism. So, ito yung mga words na may kinalaman sa topic ng Module 6. Sige. Sinong gustong mag-volunteer, pakibasa yung unang word. Ecological relationships. Ma'am. Sige, Precious. Ecological relationships are the interactions between different NICs. So, interactions or connection or relationship between different niches. Pag sinabi natin, or different organisms. So, how about number 2, second term? Ini nagtaas kanina? Sige, ano din? Niche, a way in which an organism fits into an ecological community. It is the role an organism plays into the ecosystem. Ayan. So, ang basa dito is, ito ha, niche. So, way in which an organism fits into an ecological community. Kung ano yung role na ginagampanan niya, predators ba yan, prey ba yan, producers ba yan, or consumers. So, mamaya mababanggit naman natin yung ilan sa mga
role ng organism sa isang ecosystem. How about the third grade? Precious. In introspective interaction, or interaction between different organisms or species. Example, flowers and bees. Ayan. So ito naman, pag introspective inter. So magkaibang organism, nag-i-interact sila sa bawat isa. So parang, imagine niyo na yung isang organism, meron siyang wall sa paligid niya. And then kapag nag-interact sa kanya, pinapasok mo yung wall na naghihiwalay sa kanya sa iba. So pag pinasok mo yun, ang tawag na doon is nasa loob ka na. So ang tawag na doon is inter or inside. So pag sinabi natin introspective interaction ng two or more different organisms or species. So example nga is flowers and bees. And bees, yung relationship nila, ang tawag doon is introspective interaction. So inter, magkaibang organism. So yung next naman, Monterola. Introspective interaction are interactions between similar organisms or species. Example, two lions. Yan. So kanina, inter, dalawang magkaiba. Ngayon naman, intra, two or more similar organisms or species. Relationship nila. So eto, kapag introspective interactions or relationship, pwedeng breeding or nanganganak sila, nagre-reproduce kasi pareho silang organisms or pareho sila ng species. Or pwede rin naman, yung food ng isa, food din ng isa. So medyo nagkakaroon sila ng away or laban or competition doon sa kung ano yung pagkain or kailangan nila para mabuhay. Pero kapag inter, yung kanina, meron namang relationship doon na kinakain ng isa yung isa or yung isa nagbe-benefit sa isa, yung isa naman di naman naaapektuhan kasi magkaiba silang klase ng organisms. So, ang tawag doon is species. So, pwedeng species ng plant or species ng animals, so, magkaiba, yun yung inter. Yung intra, pareho. Pareho sila ng needs, pareho silang klase ng organism. And lastly, makibasa, symbiotic relationship. Si Jonash. Symbiotic relationship refers to the close interaction between two or more organisms. It may or may not be beneficial to the organism involved. Ayan. So yung una natin kanina, para mabalikan lang natin. Pag sinabi natin ecological relationships, interaction ng magkakaibang role ng organism. Kapag symbiotic naman, close yung relationship or close yung interaction nila. So pwedeng yung isa or pwedeng nag-benefit sila or nakinabang sila sa relationship or pwede rin namang hindi sila naapektuhan. So symbiotic, sa relationship na to, walang namatay. Pwedeng na-harm lang siya pero hindi naman siya namatay talaga. Pero kapag sinabi natin ecological relationship, magkakaiba kasi siya. So merong organism na mamamatay, merong organism na nag-benefit. Pero kasama sa ecological relationship, ang symbiotic relationship. So pinag-iba lang siya para ma-identify natin kung ano yung relationship na nagbe-benefit yung organism or ano yung relationship na hindi sila nagbe-benefit. Yan. So yun yung mga words na connected sa topic ng Module 6B. So yan, ang Module 6B is about relationships. So sabi nga natin kanina, kapag symbiotic, pwedeng nag-benefit sila, nakinabang sa relationship, or hindi sila nakinabang, pero hindi sila namatay. Pero kapag sinabi natin ecological relationship, pangkalahatan kasi ito. So merong mga relationship na may mga organisms na namamatay. So, kaya meron tayong magkaibang relationship dito. Yung una ay symbiotic. So, nakinabang at hindi nakinabang. Yun lang yung nandito. So, ito yung mga kasama sa symbiotic relationship. Number one ay mutualism. Pag sinabi natin mutual, yan, parehong organism ay nag-benefit or nakinabang sa relationship nila. Halimbawa, pag sinabing
mutual understanding or MU, pareho niyong alam yung sitwasyon niyo or relationship niyo, pareho niyong naiintindihan. So yung keyword doon is both. And then both organisms are benefited. So benefit, parehong nag-benefit. Example natin dito ay anong organisms 'yan? Butterfly po tapos flower. So butterfly and flower. So bakit kaya siya mutualism? Paano nakikinabang yung butterfly sa flower at paano nakikinabang yung flower sa butterfly? Yung butterfly po, nakakakuha po siya ng nectar. Tapos po, yung pollen po ng flower, kumakapit po dun sa butterfly. Tapos po kapag po, nakidapo po yung butterfly sa iba pong flower, magkakaroon rin po yun. Yes. So tama, tama yun. So yung butterfly, kinukuha niya yung nectar na nasa flower as food. So nakinabang si butterfly kay flower, nakakuha siya ng food. Pero si flower naman, yung pollen grains niya o yung pinaka-sperm cells ng flower ay didikit sa butterfly. At kapag si butterfly ay dumapo sa ibang bulaklak, yung pollen na yon ay ilalapag niya or mailalapag niya, hindi naman niya sinasadya, pero dahil didikit siya sa flower ulit, yung pollen na nasa kanya ay mapupunta sa panibagong flower. Therefore, magkakaroon ng process na pollination. Pag nagkaroon ng pollination, etong flower na to ay makakagawa ng seeds or fruits. So, nakatulong sa butterfly, nakatulong din naman sa flowers. How about this one? Paano nag-benefit yung fish at paano nag-benefit yung coral? Ano yung pakinabang ni fish doon sa coral at ano yung pakinabang ni coral doon sa fish? Sige, Precious. Yung coral po, naproprotektahan po niya yung fish. Nabibigyan niya po ng shelter. Tapos po yung fish po, nabibigyan niya po yung coral ng nutrients po. Okay. So, tama. Ang tawag natin doon sa color na yon, coral na yon ay anemone or sea anemone. Ang klase ng coral na pag tinignan niyo siya sa picture or sa video, ano siya, parang malambot lang siya na parang halaman. Anemone, and then yung fish na to, parang si Nemo, siya ay clownfish. So si anemone, yung coral, ay nagsisilbing tahanan or shelter ng fish. O nagbibigay siya ng protection kapag may mga malalaking fishes na pwedeng kumain doon sa clownfish, so pwede siyang magtago doon. Tapos si clownfish naman nagbibigay ng nutrients in the form of waste. So na-imagine niyo ba na ang fish ay naglalabas din ng dumi? Pero nangyayari din yun sa kanila. Meron din silang excretion. And then yung dumi or yung waste na yon na nilalabas nila is will become nutrients doon sa anemone. And then kapag meron ding nandun din ng clownfish, may mga organisms kasi na kumakain dito sa anemone. So kapag nandun si clownfish, natataboy niya yung mga predators na pwedeng kumain dito sa coral. So mutualism, ulit, mutual, parehong nakinabang. Both organisms benefited sa relationship nila. Another symbiotic relationship is commensalism. So ito naman, isang organism nag-benefit, pero yung isang organism ay hindi naapektuhan. For example, ano yung nasa picture? Orchids po. So orchids na nasa? Branch po ng tree. So, nasa branch ng tree. Yung orchid, ang pakinabang niya sa tree, kapag nandun siya, nakadikit siya sa puno, yung air, kasi di ba ang orchid ay aerial plant. So, ano siya? Air yung kinukuha niya para mag-survive. So, kahit
pag tinanim mo yan kahit walang lupa. Kasi mainly air yung kailangan niya to survive. Pwedeng lagyan ng lupa pa konti-konti, pero air yung unang-una niyang kailangan. And then syempre yung water. So yung orchid kapag nakadikit sa puno, mas exposed siya sa air kumpara kapag nasa baba siya. And then syempre pag diniligan yung puno or kapag merong nutrients na nasa different parts ng tree, magbe-benefit siya doon. Pero yung puno naman, hindi naman siya nasasaktan, hindi naman siya naaapektuhan, so wala lang sa kanya. Hindi siya nag-benefit, hindi siya nakinabang, pero hindi rin siya na-harm or hindi naman siya nasaktan doon sa relationship na yun. So, commensal. Isa nakinabang, isa walang epekto sa kanya. Another example ng commensalism ay... So, dito sa commensalism, di ba may dalawang organisms na magkaiba yung reaction nila sa relationship? Yung isa na nag-benefit, ang tawag sa kanya is commensal. Yung isang organism na hindi naman naapektuhan, ang tawag sa kanya is host. So, siya lang yung pinakabahay or yung pinakinapitan ng commensal. So, yun yung tawag sa kanilang dalawa. Another example ng commensalism is bird na gumawa ng nest sa puno. So, kaya siya commensalism kasi nag-benefit yung bird. So, meron siyang nest, meron siyang bahay dun sa puno. Pero yung tree, hindi naman siya naapektuhan. So, hindi naman inagaw ng ibon yung nutrients mula para sa puno or hindi naman niya sinisira yung puno. So, walang effect sa tree yun, kaya commensalism. So, ulit, commensalism, isang na-benefit, isa, walang effect. Yung mutualism, parehong nag-benefit. Kaya mutual. Another symbiotic relationship ay parasitism. So, ito naman, isang organism nag-benefit, pero yung other organism ay na-harm. So, kanina, isang organism nag-benefit, yung isang organism ay hindi naman naapektuhan. Dito sa parasitism, yung isa na-harm. Halimbawa, yan. So, ano yan? Mosquito po. Mosquito na? Dumapo po sa skin. Dumapo sa skin ng human and then nagsasucks ng blood from human or kumukuha ng dugo sa human. So, nag-benefit yung mosquito o nakakuha siya ng blood. Pero sa human, na-harm. So, pwede siyang magkaroon ng dengue, pwede siyang magkasakit, baka may dala-dala itong microorganisms na nagdudulot ng sakit. So, pwede kong ma-harm yung host. And then, syempre, pag kinagat ka ng mosquito or naramdaman mo yung sting ng mosquito, makate sa skin, so magre-react ka. So, harm. And, meron tayong tinatawag sa parasitism, merong dalawang klase ulit ng organism. So, merong parasite, ito yung nakinabang, at meron ding host, ito naman yung na-harm, or nasaktan, or naapektuhan ng di maganda sa relationship. Another example, ayan. So, kung mapapansin nyo, sa gilid ng mata, meron dyang worm. So, ang tawag sa worm na yun is lawa-lawa, or eye worm in human. So, parasitism siya kasi yung worm nagbe-benefit, nakukuha niya yung blood, yung nutrients sa human. Pero yung human, pwedeng maka-affect sa kanyang vision or makapagpalabo ng mata niya. And then eventually, nakakabulag. Yan, yung eye worm na yan. So parasitism, merong parasitism na nasa labas lang ng katawan, like yung mosquito kanina. At meron din namang parasitism na nasa loob ng katawan. So, meron pa ba kayong idea na ibang example ng parasitism? Sige, Precious. Yung tick po, ma'am, sa dog. Yes. Ano yung tick sa Tagalog? Garapata po. Yeah, garapata. So, yung garapata na nasa dog, ginagawa niya parang kuto din sa tao. Sinasak niya or inihigop niya yung dugo ng dog. Yung dog, so unang magkakaroon sa kanya is parang magkakaroon ng pantal yung pinakabalat ng dog. And meron ding sakit na pwedeng ma-cause yun.
na minsan talagang deadly na yung sakit na dala-dala ng garapata. So parasitism. Meron din mga worm or parasites na nasa loob ng katawan ng human. Ayan, kaya nga advisable na pinupurga. Daw, lalo na yung mga baby, pinupurga or tayo, kayo na nasa edad nyo ngayon. Merong time na dapat purgahin pa rin kasi may mga parasites or worms na nasa loob ng katawan natin. So, dapat silang matanggal. Again, parasitism ay isang organism nag-benefit pero yung isang organism ay na-harmed or nasaktan na nagkaroon ng effect sa kanya na negative. Babalikan natin yung tatlo ulit. Kapag sinabi natin symbiotic, relationship nila, close relationship ng two or more organism. So let's say, bibigyan natin ng positive or negative sign yung bawat organism. Kapag nag-benefit, ang lalagay natin o ang bibigay natin sa kanya is positive. Kapag hindi kapag na-harm, negative. Kapag na-harm yung organism, negative. Kapag hindi naman siya naapektuhan, zero. O, tingnan natin. Ano yung magiging sign ng organism sa mutualism? Dalawang organism or two or more organism na nag-benefit. Pag sinabi nating nag-benefit, positive yung effect sa kanila. So ano yung sign na ibibigay natin sa dalawang organism na to? Positive po. Positive and positive din yung isa. Kasi dalawa nag-benefit. O dalawa silang positive yung effect sa kanila, kaya positive-positive. And then, ano naman yung commensalism? Pareho rin pong positive, ma'am. Pero isa lang yung nag-benefit. So, ang sign dito is positive, and then yung isa, hindi naman siya naapektuhan, so zero yung kanya. Positive, zero. Positive, nag-benefit. Zero, walang effect. Kapag na-harm, negative. How about parasitism? Isang organism nag-benefit, another organism na-harm. Sino nag-taas ng kamay? Jonash. Yung isa po positive, tapos yung isa negative. Yan. So, sino sa kanila yung positive? Positive ang parasite. Yan. Parasite na nag-benefit. And then, yung negative ay host. Yung host na na-harm. Yan. Again, yung tatlong to is symbiotic relationship kasi merong nag-benefit at meron ding na-harm, pero hindi namatay. Etong mga susunod, possible na merong namatay na organism, kaya hindi na siya kasama sa symbiotic relationship. Pero kasama siya sa ecological relationships. Pero yung symbiotic kanina, kasama rin siya dito, ha? Kaya ko lang binago yung pinaka-title nila is para makita natin kung ano yung ibig sabihin ng symbiotic relationship sa ecological relationship. Ecological relationship kasama din yung symbiotic relationship. Kaya lang, pag nag-search kayo, kasi kayo sa internet, pag hinanap niyo yung mutualism, ang lalabas doon palagi is symbiotic relationship. So para hindi kayo magulat, ay magkaiba. Pareho lang siya, pero pinakita lang kung sino yung mga organisms na ang relationship nila is close sa isa't isa, nag-benefit or na hindi na-harmed or walang effect. Pero hindi, pwedeng na-harm, pero hindi namatay. Unless sobrang dami na ng parasites sa loob ng host na mamamatay na siya talaga. Pero din sa mga susunod, possible na pag nag-meet sila, may mamamatay agad. So number 4 na relationship is predation. Isang organism nag-benefit, ang tawag sa kanya is predator. Ito yung kumain, while the other organism naman is harmed or eaten. Ang tawag naman sa kanya is prey. Meron akong narinig na joke dito noon. Sabi niya, kaya daw prey ang tawag doon sa organism na kakainin or kinakain ng predator is because kapag nakikita niya sa predator, ang nagiging reaction niya is to pray na wag mo kong kainin, wag mo kong kainin. So, ganun daw. So, medyo
Pwede din para mas madali yung matandaan. Basta yung kinakain, ang tawag sa kanya is prey. Ang kumakain is predators. Example, yung ayan, cat chases a rat for its meal. Pero actually, yung mga pusa na busog, hindi naman talaga sila kumakain ng rat. Kaya lang siguro yung mga nasa kalye lang na pusa na wala talaga silang constant meal, pusa, rat talaga or daga talaga yung kinakain nila. So, inuhuli nila yon. Pero kapag ang pusa ay busog, hindi niya yan kakainin. Lalaruan lang niya yan, pero eventually mamamatay din kasi kada kakaano niya ng kuko or kakapalo niya, mamamatay din yung rat. Minsan kinakain nila, pero minsan hindi. Depende sa pusa kung busog siya or hindi. So yan. Pero predation yan kasi may isang kumain, may isang predator, may isang kinain. O, kagaya ni Tom and Jerry. Pero si Tom and Jerry, hindi sila nagkakainan doon, eh, no? Parang ano lang, naglalaro nga lang sila. Parang best friend pa rin sila kahit may, ano, kahit may habulan. So another example ng predation is bread na mayroong hinuling worm. So, sino yung predators? Dalawa. Sabi nating predators, siya yung kumain. Sino yung predators sa dalawang organism? Yung bird po, ma'am. Yung bird. At ano yung tawag natin sa worm? Kung ang bird ay predator, ang worm ay prey. Siya yung kinain. So, the bird eats the worm. Kaya siya predation. And then lastly, number 5, competition. Anong ibig sabihin sa inyo ng word na competition? Monterola. Paligsahan, ma'am. Paligsahan. So merong mananalo at merong matatalo. Pero sa biology or dito sa science, ang ibig sabihin ng competition ay relationship kung saan ang dalawang organism ay na-harmed. Kasi let's say nasa isang ecosystem ka, na merong dalawang lions, ano lang, konti lang yung pwede nilang makain. So, kasi yung dalawang lions na to ay parehong predator. Pero yung prey nila or yung organism na pwede nilang kainin, let's say, isang usa lang. So dahil paligsahan nga or competition nga, kailangan nilang maglaban kung sino yung mananalo, yun yung makakakain doon sa prey. Kaya siya tinawag na competition. And since maglalaban sila, syempre maglalaban, kung sa tao magsusuntukan, pareho silang masasaktan. Kung sa lion or sa iba pang mga predators, magkakagatan yan. So eventually, may mga sugat sila. At kapag mahina yung isa sa isang organism na nag-compete, pwede siyang mamatay. Kaya siya hindi kasama sa symbiotic relationship. So example ng competition, ayan, so paano niyo i-describe yung picture? Jonash? Ma'am, yung lion, ma'am, pati yung, ano tawag din, ma'am? Cheetah. Cheetah. Lion, pati cheetah. Gawin sila para makuha yung deer. Yung deer o yung usa. So, ito yung nagpapakita ng competition. So, ang pagkain nila, isa lang. Ito lang, na usa. Ito, malamang kaya hindi siya tumatakbo na sugatan na to eh. So, pwede na nilang kainin, kaso dalawa sila. So, syempre, hindi naman papayag si lion na makain ni cheetah, yung deer. Hindi rin naman papayag si cheetah na makain ni lion. So, bago nila makain yon, maglalaban muna sila. And sa pag-aaway nila, may masasaktan, may masusugatan. Pareho dahil naglalaban nga sila. Kaya siya, competition. So, lion and cheetah compete for the same prey. So, pareho silang predator. Isa lang yung prey nila, kaya competition. So, yung mananalo, sa kanya mapupunta yung prey. So, another example, yan. Nabanggit to sa module nyo eh, hindi ko lang matandaan kung saan part. Pero sa tingin nyo, bakit siya competition? Merong malaking puno, nakapaligid sa kanya yung dalawang maliliit na plant. So, bakit kaya siya competition? Ulit, pag sinabi natin competition ha, two or more organism na pareho ng pangangailangan, limited yung pwede nilang makuha sa environment. So dahil nga limited, kailangan nilang mag-agawan.
Bakit kaya competition yang sa picture? Nag-aagawan po sa space, ma'am. So, nag-aagawan sa space yung nutrients from the soil, yung water from the soil, and yung sunlight. O syempre, kung ito yung sitwasyon, lugi yung mas maliliit na plants. Kasi mas maraming sunlight o mas exposed sa sunlight yung mas malaking puno. So, competition siya. So, small plants under the big trees in the forest. Ito yata yung nakalagay sa module niyo. Okay. So, ito yung activity number one. So, may tanong ba muna sa relationships, ecological relationships? Wala na po, ma'am. Okay. Balikan muna natin. Sige, ito naman yun. Sige, so, ang gagawin natin dito, para hindi, kasi di ba may sasagutan kayong module 6, tapos meron module 6B. So, I think activity 1, 2, and 3 sasagutan natin ngayon. Para ang gagawin nyo na lang is yung ibang activity na hindi natin madidescribe o hindi natin masasagutan during the online class. But anyway, wala pa namang 2. Magtuto pa lang. Sige, para hindi na kayo mamroblema sa activity 1, 2, and 3, sagutan natin siya ngayon. Mag-volunteer lang kayo para malaman nyo na rin yung sagot. So take note nyo na lang. Dito sa part na to, sagutan natin yung organism 1 and 2, pero kayo nang magbibigay ng description. Bibigay natin yung description. Mamaya pa pala yun. Yeah, kanina, natanong ko na kung positive yung nag-benefit. Kapag na-harmed naman is negative. Or kapag not affected, zero yung ilalagay niyo. So, mutualism, both organisms benefit. So, ulit, ano yung sign na ilalagay natin sa organism 1 and 2? Precious. Positive po. Positive, yung 1 and yung 2 ay? Positive rin po. Positive din. So, kasi, ang description niya ay, both organisms are benefited from the relationship. So, how about number 2? Commensalism. Jonas. Ma'am, sa number 2, ma'am, yung 1 po, positive. Yung 1, positive? Yung 2, 0. Yung 2, 0. So, bakit siya ganun? One organism benefited while the other is not affected. So, walang effect sa kanya yung relationship. How about number 3? Misa? Yung sa number 3 po, yung number 1 po, positive. Tapos yung number 2 po, negative. So, number 1 is positive, number 2 is negative kasi one organism benefited while the other is harmed. So, benefited yung 1, harmed yung 2, kaya negative. How about number 3? Number 4? Sige, Misa. Yung 1 po positive, yung 2 po negative. Positive and then negative. So same ng parasitism. Kaya lang sa predation, namatay. Namatay on the spot yung isang organism. So one organism benefited, the other is harmed. And lastly, number 5. Ano kaya yung 5? Manila. Yung 1 po, negative. Yung negative? Yung 2 ay? Negative. Negative din. So, tama yon. So, negative kasi pareho silang na-harmed. So, both organisms are harmed. So, take note nyo na lang. Screenshot nyo para sulat nyo na lang sa answer sheet. So, yan na yung sagot. Para hindi na kayo mamproblema. Kasi next week, dalawa yung gagawin ninyo. So, para isang ano na lang problemahin nyo. For number 2, i-identify natin kung commensalism, yung mutualism, parasitism, predation, or competition. So, number 1, pakibasa yung nakalagay na statement and then sabihin nyo kung ano yung sagot nyo. Choose. Remora fishes feed on the scraps of prey dropped by the sharks. Commensalism po. Commensalism. So, bakit siya commensalism?
commensalism siya kasi yung remora fishes, ito yung mga maliliit na fish, kapag ang sharks ay kumain ng prey niya o ng pagkain niya, yung mga scraps o yung mga tira-tira, yung mga maliliit na mauhulog, kakainin ng remora fishes. So dahil busog na si shark, hindi niya kakainin yung remora fishes. Kaya commensalism. O number two, ano yung sagot sa number two? Jonas. Lowa-lowa, eye worm in the eye. Ano yan? Parasitism. Ang sagot is parasitism. So parasite, yung worm na nasa eye, host yung human kung saan nandun yung parasite. How about number three? Gopyo. Small plants under the big trees in the forest. Sagot ay? Competition. Ma'am. Competition. So, nagko-compete sila sa sunlight, sa water, sa air, and sa nutrients from the soil. Number four. Ano kaya yung four? Barnacles, ito yung parang maliliit din siyang organism. Di siya gaanin. Ano ba yun? Parang ano rin siya, parang shellfish kasi sobrang liit lang niya, barnacles, na nakadikit sa shells ng tahong. Ano kaya yan? Wala? Try nyo lang. Ang unang tatanungin nyo dyan, nag-benefit ba yung barnacles na nakadikit sa tahong? Yes, kasi meron siyang shelter. Doon siya dumidikit. Doon siya lumalaki. Pero ano naman yung effect ng tahong? Yung tahong, ang organism yung nasa loob lang ng shell. Naapektuhan ba siya ng barnacles? Pag hindi, hindi siya na-harm. Pero kapag kinukuha ng barnacles na to yung pagkain ng mussel o ng tahong, affected nga siya. Sige, Precious. Commensalism po. Commensalism 'yon. Kasi hindi naman naapektuhan yung organisms na nasa loob ng shell. How about number five? Jonas. Predation po. Predation. Bakit predation? Kasi yung spider, kakainin niya yung fly o yung langaw na natrap sa web. Number six, ang fluke ay isang worm na nasa liver ng human. Ito ay nakakapasok sa katawan kapag kumain tayo ng mga seafoods na hindi gaanong luto. Like fish, kumain ka ng fish na hindi luto, ay nakakapasok siya sa katawan ng tao. Sige, Manila. Parasitism. Parasitism. So, kasi yung human ay na-harm, pero yung fluke o yung worm ay nagbe-benefit. So, parasitism siya. Seven. Precious. Commensalism po. So, commensalism. So, birds na gumawa ng nest sa tree branch. So, walang effects sa tree, kaya commensalism. Number eight? Competition po, ma'am. Bakit siya competition? Sige, Precious. Nag-aagawan po kasi, ma'am, sila sa grass. Okay. So, since pareho sila ng pagkain, kapag kumonti yung grass, nag-aagawan talaga sila. So, kapag competition kasi, ito yung clue ninyo doon. Dalawa o higit pang organism na pareho yung pangangailangan. Kaya nga yung sa puno kanina, competition, kasi pareho sila ng needs para mabuhay. Dito, yung zebra and gazelle, pareho sila ng pagkain, grasses or damo.
So, competition siya. Number 9. Misa. Predation. Predation. Kinain ng snake yung rat. So, predation. And number 10. Bigyan mo ko, te, anong sagot mo? Mutualism. Number 10 is mutualism kasi pareho silang nag-benefit. So, ito ako number 3. Ito na yon. Kayo nang bahala sa description. Ang sasagutan lang natin is relationship sa kayong role. So, kanina yung sinabi nating term for role is the niche. So, ito yung mga role nila. So, sa number 1, ang role ng dog is the host. Ang tick naman is parasite. So, mamaya, bigay natin yung ibang mga roles. So, number 1, ano yung relationship dito? So, frog, tapos insects. Anong relationship nila? Misa? Predation. Predation. Anong role ng frog? Predator. Predator. Ano yung role ng fly? Prey po. Prey. Predator, kumain. Prey, kinain. So, kayo nang bahala sa description. Ano yung nangyari sa frog? Ano nangyari yung sa fly? So, number 2. Pig and tapeworm. Parasitism. So, parasitism. Anong role ng pig? Host po. Host. Anong role ng tapeworm? Parasite. Parasite. Ayan. So, ganun yun lang siya sasagutan. And number 3, Precious. Competition po. Competition. Anong role ng number 1? Predator po. O predator. And then? Yung 2 po, predator. Tapos po yung 3, prey. So, yung 1 and 2, pareho silang pakain. Kaya lang, dahil isa nga lang yung pagkain, isa lang yung prey, so maglalaban muna sila bago sila makakain. So, kaya competition. And number 4, bird and worm. Predation. Predation. Anong role ng bird? Predator. Predator. And then, Monterola, anong role ng worm? Prey. Prey. So, ayan. So, again, kayo nang bahala sa description. Didigay nyo lang naman kung ano yung role ng, halimbawa, frog. Frog eats the fly. O, ganun. Didescribe nyo lang yung kanilang relationship. And then, yung number 4, ito ay kayo nang bahala dito kasi ito naman ay mag-observe kayo and mag-list down ng some ecological relationships at home. So, halimbawa, observe mo yung relationship ng nanay at tatay mo. Mutualism ba sila? Pareho ba silang nagbe-benefit sa isa't isa? O yung isa ba ay nagbe-benefit, yung isa hindi? So, magbibigay kayo ng mga examples ng relationship na nasa bahay ninyo. Tapos, kung may alaga kayong aso, pusa, ayan, pwede nyo gamitin or pwede nyo silang i-observe, alamin kung ano yung interaction or relationship nila. So, kung meron kayong dog and cat, lagay nyo lang dog and cat, anong relationship? Ano ba sila? Mutual ba? Commensalism ba? Parasitism ba? So, observe kayo ng mga organisms na nasa bahay ninyo and list down at least 3 ecological relationships na na-observe nyo. And then, yung check your understanding, babasahin nyo lang to. So, syempre, hindi na natin ito masasagutan during this online class kasi ang tanong dito is more on your reactions or paano mo naintindihan. Yan. So, halimbawa, why do Uncle Bren and the farmers enjoy their work? So what lesson can you get? So more on your ano na yon, more reactions muna doon sa nabasa mo. Ito na lang sa kayong 4 and check your understanding sa kayong looking back, yun na lang sasagutan nyo. And of course the pre-test and post-test.
Tapos, mag-focus na lang kayo sa module 6 na hindi natin diniscuss, o hindi natin sinagutan during the online class. O sige, may tanong ba? Wala na po. Okay, so kung wala na, you may go. Maraming salamat.